birthday of Uma. Bumili si Uma ng cake. Ano ba yung cake? Good morning, good afternoon, good evening. Today is Wednesday and it's already 7:05 at 8:30. 7 pa ba? 8 na ba na? 8:05 na late na naman yung aking relo. Visit mo na nga relo eh. 8:30, kakain kami ng breakfast. Today is the birthday of Uma. Gusto kong mag-prepare ng breakfast para sa kanya at para kay Nico. Si Nico, 9 AM pa yung trabaho niya. Magluluto ako ng French toast dahil request ni Nico. Meron ako dito ng tatlong itlog. Nakapag-half bath na pala ako. Nagmadali akong mag-half bath. Tapos, eto, gatas. Bukas na ito may expired. Meron ako ditong cinnamon, vanilla, more vanilla. Si Nico, mas gusto niya itong agave thick soft, kaya ito ang gagamitin ko. Ibibit ko muna ang itlog. Kaming cake para kay Uma today dahil hindi siya magsa-celebrate ng birthday niya ngayon. I think weekend is a celebrate. Mamayang gabi sana kami pupunta sa restaurant para kumain. Eh, si Nico until 8 PM yung trabaho niya. So, ready na to siya. Sayang, wala kaming kandila para kay Uma. Mag-start na akong magluto. Madalian na to eh. Meron ako ditong butter. Ibababad ko lang po siya sa egg mixture. Itong plato na to, lalagyan ko siya ng word na happy birthday. Ang gagamitin ko lang is, hindi ko lang sure, pero meron ako ditong cacao powder, tapos yung paste, vanilla paste siguro, or yung isang paste ang gagamitin ko. Ito lang aking nakayanan. Ito siya. Meron siyang alas bute. Tapos na kaming kumain at si Nico nakaalis na din ng bahay. Punta na siyang trabaho at kami naman ni Uma. Aalis kami din. Mag-grocery na naman kami. Pupunta kami sa Globus. Sunshine, yeah. Every time you get in my face.
Magmamadali akong mag-haul dahil nagugutom na ako. It's already 11:17 at magsasain pa ako. Anyway, pumunta kami first sa Globos. Tapos, pumunta kami sa Thomas Phillips. Bumili si Uma ng cake. Ito yung cake na bet ko din. Ito kay Uma din to. Krapfen to siya. Para siyang donut na may fillings sa loob. Meron siyang marmalade at atos na sa loob. Shrimps. Hindi ko alam kung bakit bumibili si Uma ng ganito. Pwede naman kami bumili ng malakihan ba? Tapos i-portioning na lang. Kasi pag ganito yung binibili, mas mahal tong ganito dahil binayaran mo yung lagayan niya, tapos yung pagbalat ng buto. Ayun yung mana ako gagawa. Mas makakamura kapag maramihan yung bilin mo, tapos ikaw na lang ang mag-portioning. Ito para kay Nico, miso. Ito yung lately gusto ni Nico. Makain lang si Nico mga once or twice a month siguro. Butter, kasi naka-sale to siya. Pag Kerrygold na butter, bumibili lang si Uma pag naka-sale. At nagsustock siya para hindi siya maubusan. Cordon Bleu para to sa Uncle Nico mamaya. Dahil si Nico hindi na maghahapunan dito. Mamaya magluluto ako para sa amin ni Uma ng beans. Tapos sa tiyo ni Nico itong Cordon Bleu. Hindi na kain ng gulay yung tiyo ni Nico. Next is panty liner para to kay Uma. Ribadachi sliced pancakes. Para to siya sa soup. Dito ko lang din nalaman na ang pancake pwede sa soup. I know, Lord. Toothpaste para kay Uma. Deodorant ni Uma. Cucumber. 5 kinds of cold cuts. Then, kumuha si Uma ng 2 pomes dahil naka-sale to siya. Goat cheese para kay Nico. Hand cream para sa sala. Hand cream na maliit para sa bag ko. Sobrang dry ng kamay ko ngayon. Linsen Eintopf. Brochure. This week to na sale. Ang nabayaran ni Uma sa Globos ay 57.99 cents. At ang nabili namin sa Thomas Phillips ay kandila na LED, 2. Kumuha ako na ito, floss na may toothpick, shampoo ng tiyuhinin ni Nico. Tapos, bumili na talaga ako ng pangpakit ng kawali. Yun lang naman ang nabili namin ni Uma sa Thomas Phillips. At ang nabayaran ni Uma ay €10.74. After sa Thomas Phillips, sumaglit kami sa bakery dahil katapat lang ng Thomas Phillips ang bakery. Bumili ako ng tinapay para tinapay para kay Nico, para sa tiyuhin ni Nico at kay Ina. Para bukas ko siya. Magsain muna ako, saka na ako maglilinis dito. Ito yung aking ganap kanina. Sobrang nagmamadali ako kanina dahil wala na akong oras. Kaya ayan, ang kalat. Magsain muna ako. After ko magsaing, saka na ako maglinis dito. Mag-handwash mo ako. Kanina sa may Thomas Phillips, na-meet namin si Bianan. Hindi namin inaasahan. Tinawagan niya kami kanina nung nasa Globos kami. Tapos, nandito siya sa bahay. Naghahanap siya sa amin. Tapos, nung nandun kami sa Thomas Phillips, nandun din siya. Nagkita kami dun, pero sobrang saglit lang dahil konti lang yung oras ni Bianan. Dahil may work pa siya. Meron pa akong 20 minutes dahil itong rice cooker, 20 minutes yung kailangan niya. Iinitin ko na ang sabaw. Since meron pa akong 20 minutes, magliligpit muna ako dito. Na-upload na pala ang aking vlog for today. Tapos, nag-comment si Janeline Samson. Sabi niya, "Hi Miss Anne, miss you sis. Puro manga ka na now ata. Sign na ba yan ng baby?" Wala pa naman. Fake news. Nag-crave lang ng mangga. Parang, naiinganyo lang ba? Pag kasi nag-grocery tapos ang daming mong nakikita, tumatawag lahat sa paningin mo ba? Anyway, magmamadali muna akong linisin to dahil ang sakit niya sa mata. Medyo
malaki siya ng sobrang konti lang talaga. Pero pag hindi ko to binalik, useless siya dahil lalabas yung tubig niya. Sabi ko pa kay Uma, sure ako nakasya siya. Hindi pala. So, ibabalik ko to sa Thomas Phillips. Buti na lang talaga hindi ko pa siya nagamit. So, pwede pang mapalitan. Tapos na akong magligpit. Doon sa Thomas Phillips, naghanap kami ni Uma ng malalagyan ko nito dahil nakaganyan lang siya. Open siya ba? Naghanap ako ng box na may takip. Eh, wala akong mahanap na yung gusto ko talaga. Next time na lang pag pumunta kaming Teddy or pumunta kami ulit sa Thomas Phillips, baka next week meron silang bago. Ito kasi siya, naka-open lang siya. Wala kasing extra cabinet dito. Gusto ko sanang lagyan ng pantry dito, pero hindi naman na kami magtatagal dito, kaya hindi na lang. Pag kasi narentahan na to, bahala na ang nagre-renta kung ano yung i-design niya dito sa loob. Gusto ko sana maglagay, pero parang hindi siya worth it dahil aalis naman na kami. Tapos, kung bibili ako ng cabinet, hindi ko malalagay doon sa bahay dahil wala akong paglagyan. So, eto na lang muna, karton. Eto yung karton na dinala ko galing sa China store. Dito ko na lang siya i-arrange. Since nag-aantay pa naman ako na maluto ang kanin. Mainit na yung sabaw, pero ang kanin na lang kulang. Konti na lang ang kulang dito sa kanin. Eto, binigyan kami ng Kiwi ni Nico ng advance calendar, pero hindi namin binuksan. Kailan ba ito may expire? Baka magamit pa ito next year. May expire na siya ngayong July. So, kailangan ko itong buksan lahat tapos ilagay sa isang garapon para makain siya. Anyway, lilipat ko lang ito dito. Hindi na siya exposed sa liwanag. Nakasara na siya. We'll see na lang kung kailan ako makakabili ng box na merong takip. Meron akong gusto para sa akin perfect size, pero walang takip, kigwa. Then, eto mga spaghetti. Meron akong mini pantry dyan sa likuran na yan. Nandito yung mga condiments. Yan na lang yan. Tapos, eto, bubuksan ko na lang to. Since wala akong garapon, eto na lang. Etong advance calendar, before Christmas, kailangan mo siyang kainin everyday. Last day nito is 24. So, mayroon kang windows everyday. Nangyari eto, dito yung number 1. Bubuksan natin. Feeling ko walang ganito sa Pinas. Ayan o. Dito yung number 2. Dito ko lang din ito nalaman eh. Bubuksan ko lang ito lahat. Feeling ko pag naka-display ito doon sa aming sala, matitempt kang kumain. So, gutom na ako at luto na ang kanin. Kakain muna ako eh. Mamaya ko na yan tatrabahuin. Bigyan ko lang si Uma. Nga pala yung pre-prepare ko kanina na gustuhan ni Uma. Ibigyan ko lang si Uma ng kanin. Then, sabaw. Sobrang sarap na ito. Sobrang lapot mo sa sabaw eh. Sabi ko kahapon ilalagay ko to sa fridge yung iba. Pero feeling ko hindi na to malalagay dahil konti na lang siya. Ihatid ko lang to kay Uma ng mabilisan. Uy, nagsumbagay na yun ako ang bitok. Nagkarambulan akong bitok eh. Lagyan ko ng tissue dito sa ilalim dahil madulas to siya. Atin ko lang po kay Uma. Sobrang nauubutom na ako.
Sobrang lapo talaga ng sabaw, uy. Ay, tumutulo yung laway ko. Alam niyo ba? Mga unta! Gutom na kayo. Mga unta, uy. Asensya nyo nga, nagugutom na talaga ako. Time check. It's already 12:30. Ang lapot ng sabaw. Mga unta! Wala nang sabaw. Tingnan nyo. Ching! Sobrang lapot niya. Kung magsisimigang ako next time, mas prefer ko na walang gabi. Masarap siya, pero wala na kasing sabaw. It's already 4:25 PM. Tapos na akong mag-slice ng mga ingredients para sa aking adobong beans. Since wala naman akong sitaw, yung beans na lang gagamitin ko. Ngayon na alam ko na merong sitaw sa Asian store, di na ako bibili ng beans sa supermarket. Didiretso na ako sa Asian store. Para sitaw talaga yung aking gagamitin next time. Papainit lang pala ako ng oil. Nandito yung aking beans. Huhugasan ko pa lang to. Slice ko lang siya una. Saka ko huhugasan. Yung nahugasan ko lang before ako mag-slice is yung onions. Nakasanayan ko na siya. Feeling ko kasi pag nabasa siya, hindi siya gaano nakakaiyak. Feel ko lang. Naghiwa din pala ako ng kamatis dahil gusto kong may kamatis ang adobo. I guess mainit na to siya. Uy! Ilagay ko itong bawang. Meron din pala ako ditong ground meat. Mix to siya ng baboy at saka baka. Ilagay ko ang kaunting kamatis. Kalimutan ko hugasan ng kamatis. Okay lang yan siya. Eh. Mamamatay din yung germs sa init. Antayin ko lang na madurog itong kamatis, saka ko ilalagay itong karne. Gusto kasi na medyo durog ang kamatis mo. Gusto ko sana maraming kamatis, pero nagbili na ako ng isang kamatis dahil gusto kong magbagoong bukas. Excited na ako. Ilagay ko na itong karne. Mabilis lang naman ito. Parang feeling ko konti lang kong beans ko. Wala ko ibang beans ko. Yan na lang na pera. Wala din akong talong. Ang grocery pala kami kanina. Sana pala bumili akong talong. Nakalimutan ko kasi na niluto ko pala kahapon ng talong. Mayroon ako ditong pepper, panimpla. Ito, kinopya ko to kay Ate Mael. Toyo, oyster sauce, and then suka. Tingnan natin kung masarap ba yan siya. Feeling ko Sprite yung ilalagay ko na pampatamis instead of brown sugar or white sugar. Ang alam ko sa adobo, wala siyang kamatis, pero gusto ko lang siya lagyan ng kamatis ngayon. Parang feel ko lang. Pinataka ba? Na-brown na ang karne, so lalagyan ko na siya ng suka. Tansya-tansya lang to akin. Sabi nila huwag daw haluin pag naglagay ng suka para maluto ang suka. Antayin na kumulo siya. Think ready na to. Pwede ko na itong haluin. Lagyan ko siya ng soy sauce. Same amount lang ng suka. Lagyan ko siya ng oyster sauce. Munti ko na makalimutan ng laurel. Dahon ng laurel. Lagyan ko siya ng konting Sprite. Konti lang. Baka kasi matamis naman na siya. Mga 3.
Then, lagyan ko siyang hot water. Gusto kasi sa adobo, meron siyang sauce. Konti lang. Ilagay ko na ang beans. Konti lang pala itong beans. Igwa na. Mala na nga. Daon ng laurel. Pepper. Wala akong pakit. Igwa na. Ah! Takpan ko na lang pala siya ng foil. Oh, di ba? May panakit na. Ilauhit ko lang to siya. Papalutuin ko lang ang beans. Mamaya, titikman ko siya. Time check, 3:45 na. Gusto ko lang ubusin itong mangga kasi sayang naman kung hindi ko kakainin. Tingnan ko nga, babe, kung crispy pa ba siya. Ang ginaw! Okay pa naman siya. Ang ginaw, ginaw ko. Of course, with bagoong. Hindi mo wala ang ating bagoong. Kaumot. Ibugnaw kayo siya. Mangaon. Ang sarap. Alami. Natapos ko na siya. Tada! Ang cute. We'll see kung kakain ba namin to. Or feeling ko, pwede ko din siyang gamitin panluto. Kumbaga, instead of sugar ang ilagay or Sprite, chocolate ang ilagay. Lumilevel up yung utak natin ngayon. Let's check ulit. Ow, ang init ha. Ang dami talaga ng karne. So, feeling ko, luto na to siya. Tama na yung alat niya. Sa panlasa ko, kulang lang siya ng oyster sauce. Sarap. Nalagay ko na itong dahon ng sibuyas. Tapos, switch off ko na siya dahil okay na yan siya. Takpan ko na lang. Antayin ko na lang na tawagin ako ni Uma para kumain na kami. Maga pa naman 5 pa. Lilipitin ko lang tong kalat ko. Then, ipapatuloy ko yung pag-i-edit. Time check. It's already 6:45. Tapos na pala kaming kumain. Hindi na ako nakapag-update dahil mamadali akong lumabas. Konti na lang din to. Kami lang kasi dalawa ni Uma nakain yan. Kaya madami pang natira. Meron din ako ditong konting kanin. Tapos yung nabili namin ni Uma kanina na cake. Busog na ako pero ang sarap ng cake niya to. Pag nandito kayo sa Germany tapos merong globo sa inyo, i-check nyo itong cake na to. Ang sarap na ito. Para talaga siyang chiffon cake sa Pilipinas. Pero ito siya, meron lang siyang almonds. Ang sarap. Yung tipong busog ka na pero ang sarap pa rin kumain. Mga unda ito. Ang baboying is real. Last bite. Sarap. Siniko mamaya pa yun. Mga 8:30 pa siguro yun siya. Since wala naman akong gagawin, mag-i-edit na lang ako para meron akong vlog bukas. Toy. Crossing my fingers. Bumabalik na ako sa pag-everyday vlog. Pero hopefully, tuloy-tuloy na siya. So, i-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. If you enjoy this video, please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Fyundang! Tschüss! Gute Nacht! Ampi!